Isang shoutout po muna para kay Rosel Gabute. Maraming salamat po. Kada taon, ang Pilipinas ay nakakaranas ng maraming bagyo. Ang mga pagbaha at malalakas na ulan ay isa na lamang na ordinaryong kaganapan tuwing sasapit ang tag-ulan. Sa mga nagdaang dekada, nasaksihan nating mga Pilipino ang serye ng mga bagyo na may iba't ibang lakas, tagal at epekto. May mga bagyong dumaraan lang at may mga bagyo namang dumaan ngunit nag-iwan pa ng pagdurusa at pagkalugmok dahil sa pagkawasak ng mga ari-arian at pagkawala ng buhay. Sa malaking bilang ng mga nawawalang tao at mga hindi natatalang halaga ng mga ari-ariang nasisira kada bagyo, tayong mga Pilipino ay nagiging matatag at malakas bilang isang nasyon dahil sa mga bagyong to. Bago natin alamin ang mga bagyong higit na mapaminsala, alamin muna natin kung bakit ang Pilipinas ay dalawin ng bagyo. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Geneva-based United Nations Office for Risk Reduction o UNISDR, ang Pilipinas pala ay nasa ika-apat na pwesto para sa pinaka-lapitin ng mga kalamigdad sa buong mundo. Ibinunyag pa nito na ang Pilipinas ay pasok sa 10 bansa na may pinakamaraming bilang ng mga taong nasalanta na umaabot sa 130 billion. Maaaring napag-isip ka tuloy ngayon kung bakit ang ating bansa ay lapitin ng natural na kalamidad. May apat na posibleng dahilan ang nakita ng National Geographic dyan. Una, warm water. Ang Pilipinas ay nakakanlong sa ibabaw ng equator at nasa tabi ng Western Pacific Ocean. Ang mainit na klima na humahalo sa tubig ang siyang nakakaapekto para makabuo ng bagyo. Ang bagyo ay kadalasan nabubuo dahil sa init na temperaturang nasa 28 degrees Celsius at ang Western Pacific ay kadalasang nasa ganyang temperatura. Kaya't madalas ang bagyo sa ating bansa. Illegal logging. Minsan hindi naman ang ulan ang kumikitil ng buhay ng mga Pinoy sa Pinas kapag may mga bagyo, kundi ang pagguho ng lupa. Wala naman dapat nasisihin rito kundi ang pagkalbo ng kagubatan. Ang mga bundok na may kakaunting puno ay may kakaunting ugat na siyang nagpapatatag sa lupa. At ang matinding pag-ulan ay siya namang nagpapalala ng sitwasyon nito. Coastal homes. Dahil ang Pilipinas ay napapalibutan ng tubig, halos 60% ng populasyon ng bansa ay naninirahan sa mababang lugar na malapit sa mga coastal villages at silang malapit na maapektuhan sa mga storm surge na madalas at mapanganib tuwing may bagyo. Ring of Fire. Ang ating geographic location ay nasa Pacific's Earthquake and Volcano Ring of Fire. Ibig sabihin, ang pag-uumpugan ng crust sa ilalim ng Pacific Ocean ay siyang nagdadala ng madalas na tsunami at lindol sa Pilipinas. Poverty. Parang pwede namang bumagsak sana ang bilang ng mga namayapang tao sa sakunang dulot ng masamang panahon dito sa ating bansa kung di lamang may sapat sanang halaga ang ating mga kababayan para makapagpatayo ng bahay na masisilungan na kayang labanan ang matinding hangin at mga storm surge. Kaya nga lamang, karamihan sa mga nakatira sa baybaying dagat ay hindi sapat ang kakayanan para masuportahan to. Isang bagay na sana ay napaka-importante sa paninirahan dito sa Pinas na isang typhoon-prone country. Reming. Simula November 25 hanggang December 6 ng 2006, ang bagyong Reming ay nanalasa ng 5 bansa sa Southeast Asia. Sa pinagsama-samang numero ng mga pumanaw sa mga naapektuhang bansa, ay bumulusok ang bilang nito sa 1,500 na katao.
Sa Pilipinas lamang, ang bagyo ay naminsala sa bayan ng Albay na nagpalala pa rito ang epekto ng bulkan Mayon ng panahong yon. Ang bilang ng nasawi ay hindi natukoy dahil sa mga lugar na lumubog sa lahar. Ngunit nasa tinatantyang 800 to 1,000 katao ang naapektuhan rito. Frank. Ang bagyong Frank ay direktang tumama sa bansang Pilipinas at China noong June 21, 2008 na halos kumuha ng higit 1,371 na buhay at 87 pa ang nawawala. Makontrobersyal din ang Frank dahil sa may mga pagkakamali di umano sa pag-uulat ng direksyon nitong bagyo. Ang naturang bagyo rin ang siyang nagpatinag ng barkong MV Princess of the Stars sa kasagsagan ng bagyo at kumitil ng 846 sa 922 pasaherong sakay nito. Nitang. Noong August 31, 1984, si Bagyong Nitang o Ike sa international name nito ay naminsala sa Pilipinas dala ang napakalakas na hangin na umabot sa 230 kilometers per hour at mga pagbaha. Pinangalanang deadliest tropical cyclone sa 1984 Pacific Typhoon Season o isang mahabang serye ng mga pagbagyo na tumama sa ating bansa ng taon din yun. Si Bagyong Nitang ay nagresulta ng higit 1,492 bilang ng mga namatay sa bansa. October 1897 Typhoon. Higit 100 taon na ang nakalilipas, ang Samar Leyte ay sinapit ang isang makapanirang bagyo na may pagkakahawig kay Bagyong Yolanda. Noong October 7, 1897, ang naturang bagyo na walang pangalan ay may naitala namang record patungkol sa dinanas na bagyo. At ito'y pagpapatunay lamang na ang Samar ay hindi na bago sa mga malalakas na pagbagyo. Ayon pa sa mga record, ang bagyo ay nagdulot ng 1,500 na bilang na mga casualties ng panahong yun. Angela. Wala masyadong impormasyon ang naitala sa bagyong ito, ngunit itinturing ito bilang pinakamatandang bagyo na naisulat sa Philippine history. Si Angela ay nagtangay ng 1,800 casualty. Ang epekto nito ay sadyang napakalawak, sapat na para maguri ang isa sa pinakadelikadong bagyo na tumama sa bansa. Pablo. Noong December 4, 2012, si Bagyong Pablo ay tumama sa isla ng Mindanao. Ang paglandfall nito ay tinuturing na super typhoon na may bilis ng hangin na umaabot sa 180 kilometers per hour. Si Pablo ay nagdulot ng pagkawala ng elektrisidad sa dalawang probinsya at nagbadya ng mga pagguho ng lupa na nagdulot naman ng sapilitang paglikas ng halos 170,000 na katao. At nasawi rito ang 1,901 na Pilipino. Tropical Storm Uring. Bagaman at hindi ito itinuturing na bagyo, ang Tropical Storm Uring ay napasama sa listahan bilang isa sa mga delikadong bagyo na tumama sa ating bansa. Malayo man ang ibinugang hangin ito kumpara sa record ng pinakamalakas, may dulot naman itong malakas na buhos ng ulan sa Kabisayaan, lalo na sa probinsya ng Leyte. Ang bagyong Uring din ang responsable sa Ormoc City tragedy, kung saan ang matinding pagbaha sa lungsod ay kumuha ng 4,000 katao. 3,020 katao naman ang nasugatan at nasa 2,500 naman ang naiulat na nawawala. Sa kabuuan, nasa tinatayang 5,000 to 8,000 katao ang nasawi at 3,000 ang nawawala. Yolanda. Kung pag-uusapan ang bagyo sa Pilipinas, hindi mawawala sa talakayan ang pangalang Yolanda dyan. Ito ay ang pinakamatinding bagyo sa modernong kasaysayan ng bansa.
Ang Super Typhoon Yolanda ay napanatili ang 10 minutong hangin sa bilis na 230 kilometers per hour at isang minutong may bilis namang 315 kilometers per hour na nagdulot ng malawakang pagkasira at storm surge. Ang probinsya ng Samar at Leyte ay iniulat na siyang may pinakamaraming casualties na may 5,877 na bilang. Sa kabuuan, 6,300 ang mga nasawi at 1,061 ang mga nawawala. Haiphong. Ito ang pinakamatinding bagyo na tumama sa bansa. Nangyari ito bago pa man makamit ng bansa ang ating independence mula sa pananakop ng Espanya. Ayon sa historian, ang bagyong Haiphong ay nabuo sa may dagat Pasifiko sa mga huling araw ng Setyembre 1881. Bagamat ang eksaktong kategorya at lakas nito ay hindi tukoy, ang epekto naman nito sa ating bansa at maging sa Vietnam ay talaga namang nakakapanlumo. Nasa tinatayang 20,000 ang namatay sa Pilipinas. Sumunod na tinumbok ng bagyo ang bayan ng Haiphong, Vietnam, kung saan marahil nakuha ang pangalan nito. At sa pag-atake ay halos ubusin ni bagyong Haiphong ang buong bayan ng Vietnam. At sa pagtatapos ng pananalakay, naiwan ang 300,000 namatay at ito ang dahilan para makuha nito ang ikatlong pwesto sa pinakadelikadong bagyo sa mundo. Alin sa mga bagyong to ang inabutan mo at ano ang experience mo rito? Let us know your story by commenting down below.